Ngayong araw, momotorin natin ang dating humahawak ng titulong highest point in the Philippine highway system na may altitude na 7,400 feet above sea level. Ang Atok, Benguet. Okay na, let's go. Pero bago yon ay pinuntahan din namin ang mga sikat na tourist destination sa Baguio tulad ng Mirador Heritage Eco Park at Igorot Stone Kingdom bago kami dumiretso paakyat sa dating highest point ng Pilipinas. Kaya, huwag nyo nang palampasin to mga ports. Samahan nyo kami ulit sa biyahe namin na to. Let's go! Simulan na natin ang adventure natin patungo sa summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Woo! Okay, so meron tayo today. Nandito tayo sa Bulacan. Favorite spot natin to. Alam nyo namang love na love kong dumadaan ng Bulacan. Yan, so kasama natin si Babe nandito sa likod natin, no? Hindi natin mapakita si Babe. Babe, kaway ka na lang. Ano? Yun. Dalawa lang kami, wala yung mga grupo natin. At ngayon, Babe time muna. Na, puro tayo grupo na ng mga nakaraan eh. Tagal na nung huling ride namin, nung camping pa, no? Yung camping pa yung huling ride natin, no? Yung camping namin sa may Cavinti, Laguna. So ngayon, mag-ride kami, akat kami ng Baguio, mga ports. Solo ride to Baguio, kami dalawa lang. So medyo kakaiba yung ride natin ngayon dahil first time namin umalis ng ganitong oras, no? Ano na ba? Magpa 5 PM na. Dapat kasi talaga nakaschedule kami umalis Sabado ngayon. Naka-schedule kami umalis kanina ng alas 12 na madaling araw. Kaso, lakas ng ulan kanina. Sobrang lakas. Dapat imu-move na namin ang Sunday. Bukas na lang sana kami aalis para mas maluwag. Tsaka Monday na kami uuwi. Pero kasi nakapag-book na si Babe ng ano eh, nung tutulayan namin sa Baguio. Why? Ligabok. Hindi na siya ma-reschedule, hindi na ma-rebook. Sayang naman. Sayang naman yung binayad namin kung di kami pupunta. Ayan, tumuloy na kami kahit hapon. So, halos lahat ng traffic dadaanan natin ngayon. Actually, dadaanan na namin eh. Manila, Ross Boulevard, Bulacan. Eto, mahaba pa tong Bulacan na to. So, di pa natin alam kung may mga traffic pa tayong dadaanan. Pero ang kagandahan lang dito sa ride na to is paggabi na. So, malamig na. Hindi naman kami bugbog sa araw. Kaya yun, samahan nyo kami mga ports, no? Hindi ko na siguro i-cover tong buong Bulacan na to dahil lagi nyo na nakikita sa vlog natin to. I-skip na natin to kapag medyo malapit na tayo siguro sa Baguio. Hindi ko alam. Baka, pero maghanap muna kami ng makakainan siguro. Di pa kami nagla-lunch eh. Tapos 5 PM na. So, dinner na. Okay, sige. Balikan ko kayo mga ports. Okay mga ports, so dito na kami sa Plaridel Bypass Road. Time check 5:11. 5:12 PM. Nako, sabay natin dito. Puro truck. Di ba? Puro truck. Gagabihin na tayo. Mga oras na tayo darating. Alas 6 na talaga tayo makakarating. Tapos kakain pa tayo. So mga 11 na or 12. Tapos kikising tayo maaga. Eh di parang di na rin tayo natulog pala, babe. Yan ha. Dito pa rin tayo sa Bypass Road. Baguio pa more. Ako, lamig siguro sa Baguio ngayon, babe. Napakahaba na itong Bypass Road na to. Alright mga boards, tapos na tayo rito sa Bypass Road. Dito na tayo sa Shell, oh, dulo. Dito yung shop ni Motodek. Bukas pa kaya? Eh no, Panji, oh. Hindi, ano yan, service shop niya yan. Eto, bilihan ng mga ano niya, gears. Ah, ganda ng ano niyo, ganda ng shop niyo. Silip tayo, tara. Hindi ko na silip ko na nakaraan eh. Yung 5th anniversary version niya. Bago lang to eh. Motodek.
Ayun mga ports, so tapos kami rito sa shop ni Motodeck, no? So kumain lang din kami rito, siomay at fries. Nagugutom na kasi yung OBR ko dito eh. Laging gutom. Aray ko. So ayan, dito tayo San Miguel, Bulacan. 4 hours pa, almost 5 hours pa din pala. Okay na babe, almost 5 hours pa. 11 PM na tayo makakarating ng Baguio. Kaya medyo bilisan na natin ng konti lang. Kanina pa tayo chill eh. Mahirapan ako magmotor sa gabi na eh. Pag may mga ilaw, sakit na sa mata. Traffic pa din. Alright mga port, so dito na tayo, pa Marcos Highway na tayo. Pakit na tayo ng Baguio, let's go, isang oras lang. Grabe, dilim dito mga ports. Okay, wala, sarado pa yung Canon Road, kaya no choice, ano tayo, Marcos Highway, tandaan natin. Patulin tong kotse sa likod ko, paunahin ko na nga to. Dilim, grabe. Labit na tayo babe, isang oras na lang, Baguio na. Dato rin tayo makita ang view. Bukas na tayo bumawi sa view. Ito na pangit sa Marcos Highway, medyo pangit ang kalsada dito. Bako-bako. Lalalala. Ah. Yung VR ko nagre-reklama na guys. Hindi na daw siya sasama sa akin. Mabagod. Kasi nakikita ang view eh. Grabe, dilim dito. Gabang ADB natin. Ba't kumakanta ka na ng ano, worship song? Na yan, safe na safe yan. Sige, ahon! Casper, huwag mo kayong papaya Casper. Panis sa'yo to. Akit pa tayo ng atok. Ang foggy na pala mga boards. Kita nyo. Woo! Ang fog na. Grabe. Uusok na. Iba na yung simoy ng hangin. Para nasa rep na. Uy. Yun o, foggy. Grabe mga boards. Sabi na city view ng Baguio. Ang ganda. Ayun mga boards. So grabe. Ang ganda. Doon tayo pupunta. Hindi kasi tayo pwede magpicture dyan, wala makikita eh, no? I-on ko yung, itatapat ko yung ilaw ng motor. Wag na. Ah, ang lumig. Ito na, gabi. Welcome to Kaibiyang Tunnel. Woo! Woo! Touchdown, Baguio. Dito na tayo, babe. Wala nga lang makita. Ano yun? Ba't ang gagawin ito? Waste ko, tinan mo nasa gitna na ng damo. Ito na ata, umukay na ata yung waste ko. Napit na, ito, ito. Session road na to. Dito, kanan, no? Ayun na pala eh. Okay, dito na tayo sa olive something. Ito ba yun? Ito? Tara mo kaya nyo, olive. Pakaliwa ka. Baba ka dun dyan. Kaliwa. Tapos, pagbaba mo sir, unang kurbada, tapos left side sir, olive. May nakalagay din na olive. Ah, okay, sige. Tawaan mo na lang sir. Ah, okay. Okay, let's go. Yung parking daw, kaliwa, kaliwa, tas kaliwa. Dito daw sa pababa. So, eto. Pababa. Tapos, may kurbada. Sa kaliwa, may olive. Lugaw Republic, oh. Layo-layo rin pala yung lalakarin natin. Ito. Saan pwede chip? Motor? May room number na pa. Please ask kami formal, eh, ho. Ah, sa loob. Ito na lang. Ay, wala pala daan dito. So we're here at Baguio. Parang napakalapit lang, parang lang ako na malengke. Hindi ako napagod. Hindi napagod, kaya pala nasuko ka na. No, may lang ako sumuko. Alam niyo guys, napakalamig dito sa Baguio. Napagod eh. Okay din pala umalis ng ganun. Na-traffic lang kami sa may Manila, sabay Bulacan. Tapos the rest nun, okay na, smooth na rin naman. Hindi nga na natin nakita yung Baguio kasi madilim na. Pero bukas, bawi-bawi tayo bukas yan. Pero ang ganda ng view natin. Ang ganda ng city view dun, no? Puro ilaw. Babe, magpakita ka naman sa camera. Yung kasama natin si Babe. Belo ka naman. No. Magpakita ka sa mga. Ayoko. Ayoko. Patay mo ipakita. Pangit ko na. Mga ports, bilatin nyo yung mga tropa nyo. Maglakad kayo naka-t-shirt tsaka shorts sa Baguio.
Para kang naka-ano. Hindi, napakalamig. Parang ano, ilang degrees to. 18 eh. Huling tingin ko 18. So, mag alas 12 na ng gabi mga ports. Naglalakad kami rito sa Baguio. Naghanap lang kami ng pag-withdraw. Ano lang aming cash. 18 oh. 18 ngayon. Para ka naka-aircon. I-withdraw lang kami sabay. Hanap kami. Natin kami makakainan pa. Mukhang McDo ang nakakalabasan natin nito, baby. Isipin nila, local lang natin. Ha? Gulatin mo yung kaibigan mo. Maglakad ka naka-t-shirt sa Baguio. Wow! Wow! Independent! Ang init naman dito sa Baguio, pambira naman. Independent kaya pala! Hindi ko na mga ganitong weather, no? Dito tayo sa Session Road. Wala na, puro sarado na. Napag-withdraw na kami. Nganap namin mga kainan. Pero silipin muna namin kung may night market pa. Guys, talaga lagari kami. Bibili tayo ng jacket. Wala kasi tayo ng jacket. Hindi pinatawad. Oh. After namin bumiyahin ng 12 hours. 10 to 12 hours. May energy pa ba? Mag na night market pa siya agad, agad. Ngayon na, nauna. Hindi mo siya mapipigilan, no? Buti, bukas pa. Inabot pa natin, no? Saka lang tayo. Wala tayong jacket. Lang pa ipahinga. Sayang ang stay dito. Okay, dito tayo sa night market. Okay, touchdown. Night market. Ito na yung naanap mo, Bebo. Masaya na. Sabi nila ng sombrero, Nike. Ano, diba? Nagugutom na isa rito. Nagugutom na rito. Oh. Uy, sige. Wala kang jacket. May pili pa rin siya, guys. Ayun na. Nakapili na rin siya sa wakas, guys. After 1,000 years. Ha? Sige. Sige, di ka magalaw. Ano pa mas malaki? Wala pa rin siya napili, guys. Jacket na tayo. Nakabili tayo. 100. Magkano to? Nabili natin jacket? 150, no? Tapos yung sombrero, 150 din. 300. Alright, dito pala may food trip eh. Oh, daming choices oh. No, no oras kaya yan. Yung narito ah, yung mga food trip pala rito. Ito? Ah, isang ano pa? Ito. Isang pinamang. Kaguluan yung Korean street po dito. Ah, mga ganun. Alright, food trip. Ito, ang good style. Up. Ayun mga pwede, so kakain muna kami. Ayan si babe. Ito yung mga pagkainan. Ayan, so meron tayong chicken skin, mga inihaw, tapos adobo, dinakdaan. Wow, yes to, diba? Yes to. Kain muna kami, balikan namin kayo. Ayan. Alright. Alright mga pwede, so gusto kami kumain. Babalik na siguro kami sa hotel. Lalakad-lakad na kami rito. Enjoy lang namin yung weather dito sa Baguio. Oh, sayo-sayo. Masaya na siya, nakakain na siya eh. Busog na siya eh. Enjoy na lang muna namin. Balikan namin kayo bukas. Kasi bukas, marami pa tayong pupuntahan. No? Abangan nyo yun. Abangan nyo. Akit tayo ng Atok Benguet bukas. Kasi na-miss natin yun noong nakaraan eh. Hindi tayo nakakit ng Atok. Kaya balikan natin yun. Okay, so lalaad-laad muna kami rito mga ports. Ang lamig. Sobra. Ang lamig dito. Saya. Okay, kita-kits na lang tayo mamaya. Bukas pala. Day 2 ng Baguio natin. Ito yung day 1. After ng bakbakan na ride, biglang dumiretso pa rito, di ba? Sa Akalam yard. Okay. Sa Akalam kami. Okay, hi, kita-kits bukas. Alright, so good morning mga ports. So, andito tayo ngayon sa hotel namin. So day 2, dito natin dito sa Baguio. Inayos lang namin yung mga gamit namin kasi mag-check out na rin kami rito sa hotel. Kahapon, di ba, late na tayo dumating. Hanggang 12 PM lang kami rito. Ladali na namin lahat ng gamit. Tapos pupunta tayo sa mga lugar na pupuntahan pa natin, no? Ngayon, pupunta tayo sa Atok Benguet. Akit tayo yung Igorot Kingdom ba yun, babe? No? Silipin natin yung Igorot Kingdom tsaka dun sa may Mirador. So yun. Tapos lilipat kami ng hotel. Kasi nga, dahil one day lang yung nabook namin dito, plano namin sa Monday na kami uwi. So Sunday ngayon, so bukas na tayo uwi Monday. Alright, kita-kits tayo mga pors. So yan ang outfit natin, no? Bumili tayo ng, ito yung binili ko sa shop ni Mototech kagabi. Yan, yung 5th anniversary niya. Tsaka ito yung pinagusto ko rito sa lahat eh. Ito, Mototech ko, Angie. Ngilaw na nakakuha ng sticker ni Mototech. Di ko nakakabili, nakakalimutan ko. Yan, nakabit natin to sa motor natin sa ADB. Let's go. Alright, let's go. Thank you po. Hotel Venice Session. Ito, parking Hotel Venice Session. Oh. Okay, so didiretso muna kami sa hotel na pag-i-stay namin mga ports. No? Tingnan natin yung isang hotel. Saan ba tayo? Dito sa taas, no? Tingnan muna namin kung pwede kami mag-iwan ng gamit. Dala ko sako rito. Parang bumili ng gulay. Sana mapaiwan natin kasi andito yung mga riding jacket namin. Hindi na tayo nag riding jacket eh.
kasi gagamitin din natin pauwi. Ayan, kaya napuno yung gamit namin, hindi namin maisiksik dahil ang laki ng riding jacket. So try natin iwan, sana pwede. Guest parking. Sir, so, pwede ba kami magtatanong lang kami kung pwede na sana kami mag-check-in? May ano lang kami, reservation. Diyan ka na lang. Okay, thank you. Puro one way dito, nakakatakot mahuli. Alright mga ports, so diretso tayo ng Mirador. Ako, ayaw na naman gumalaw ni Waze dito sa Baguio, ba't ganun? Dapat ata nag-Google Maps ako dito. Okay, dito tayo mga ports na, mag-Google Maps muna tayo, nababaliw si Waze. Hindi ko alam kung bakit. Grabe, grabe yung mga bahay dun, oh. Patong-patong, oh. Sabi siguro ito meron dito. Puro big bike, oh. And this way to Mirador. Ito ata. Ito pala yun, yung grotto. Sa grotto pala yun. La, taas-taas lalakaran yan. Dito yung Mirador, no, boss? Ha? Ano, bakit? Minuto? Ha? 30 to 40 minutes? Eh, ako na, silipin natin. Dito na tayo, sayang naman. Bukas ngayon na babayaran to. Anong view mga parts? City view. Yan, so dito kami ngayon sa Mirador. Mirador something. Ayan, Mirador Heritage. Eco Park. Eco Park. So, sabi kasi ni babe, mga 10 minutes lang daw paakyat. Nagtanong kami sa guard, 30 to 40 minutes daw. Tingnan natin na. Haba na, isang oras halos. No comment. Feeling ko hindi ko kaya. Dito palang pagod na ako. Dito palang, papasok palang tayo ng entrance. Wala na. Ayan mga birds, so welcome po sa Mirador Heritage and Eco Spirit. Quality Park. So di natin alam kung tatapusin ito. Marami pa tayo pupuntahan eh. Oo, safe natin. Tanong natin kay Kuya kung hanggang gaano kahaba ito. Ito pala, meron dito. You're here. Saan? Kaya gaano ka haba pataas? Heritage Eco. Ito lang. Ay, mahaba ba? Pag nakarating kayo sa Maybell, pababa na yan lahat. Hanggang doon sa pinagparkingan. Doon na kayo lalabas. Saan ang daan ito? Dito. Mga ilang minutes ako yan? Walang 5 minutes hanggang sa bit. Uy, yung pala eh. Ah, ang ganda nito. Ah, baka paikot siguro kasi matagal. Yung, ay, mahaba na ako pa inikot. Pagka inikot nyo talaga. Mga 30 to 40 minutes, mga ganon. Isang oras. Bakit na po tayo sa... Cave. Sa cave. Dito lang tayo. Doon na tayo dadaan mamaya. You know, doon na tayo dadaan. Okay. Parang tayo bababa doon. Goods ba? Goods? Goods? Goods! Walang kaingahiling. Hingal. Wala. Hindi ka nakakapagsalito. Masaya mga ports, hindi tayo makakapagpalipad ng drone dito. No? Kasi bawal dito talaga sa Baguio magpalipad ng drone. Alam ko, nakalock dito yung drone eh. So baka makapagpalipad na lang tayo ng drone doon na mismo sa Atok Benguet. Tingnan nyo, napahaba ng pila para magpa-picture rin. Ano, hintayin natin? Dito yung papila, o. Dito na, hintayin natin. Hindi na. Hindi na. Tagal pa yun. Tagal na eh. Isang oras siguro ito. Ito na tayo pinakasikat na kampanang nakita ako. Haba ng pila mga parts ayun, o. Hindi na natin naantayin yun, masyado matagal. Pupunta pa tayo eh. Punta tayo sa kingdom ko. Invite kita. Igurat ka na pala. Let's go. Tara na. Alright mga board, so exit na kami dito. So yun, sinilip lang namin tong Mirador Heritage Park, Eco Park. Wala, grabe yung pila dun sa ano, yung bell. Napakahaba ng pila. So isa-isa kayong magpipicture. Eh, wala na kami time para antayin. Diyan kami nagana, babe, oh. Check in dun. Wala na kami time para antayin yun eh. Abutin din kami isang oras dun. Yung mga pupuntahan pa tayo. So ngayon, na next natin is yung sa may Igorot Kingdom. Tapos after nun, aga tayo ng Atok. Doon tayo sa highest point. Nadaanan ko ni Atok kaso gabi eh. Nung galing kami ng Tinok, ewan ko napanood yung video namin, umikot kami ng Tinok. Tapos pababa, sa Atok kami dumaan kaso gabi na, wala na kami nakita.
So kaya ang target ko lang ngayong araw is mapuntahan yung highest point, which is yung Atok. Well, former, no? Kasi may bago ng highest point sa Tinok. So yun, doon tayo pupunta ngayon. Tapos after nun, after ng Atok, balik tayo rito sa Baguio City, no? Dito rin tayo matutulog. Tapos bukas tayo uwi. Stay pa tayo ng isang night dito. Sabay chill na lang tayo dito sa Baguio. Alright, let's go to Igorot Kingdom. Teka, bawal pumasok dito? Road temporarily closed eh. Tanong tayo dito, pwede ba rito? Ayun, assistance desk. Ito ako ba? Wala, ay, chip. Sarado po kasi, saan po kayo pwedeng dumaan papunta po doon sa Igorot Kingdom? Ay, dito po, sa kabila. Parehas lang din po yung lalabasan yan. Ah, parehas lang din po. Ah, sige po, thank you po. Okay, thank you. Hello, babe, kapit. Masusubok ang ADB natin dito. Kapit ha. Go, Casper. You can do this. Grabe, tarik nun ah. Napaka-tarik nun. Pamira. Last ni Casper ah. Di tayo pinapaya ni Casper. Arte, bawal-bawala na preno rito. Pitik-pitik na sa preno, pitik-pitik. Hanap yung mga daanan dito sa Baguio. Napaka-solid. Babe, ang ganda ng biyahe natin ngayon sa Baguio, di umulan. Nakisama yung panahon sa atin. Napakaganda ng panahon. Woo! Yun o! Ang ganda! Tapit na tayo, 2 minutes. Sana na tayo sa Igorot Kingdom. Ayun na babe, yung kingdom. Nakikita ko na, ayun o. Igorot Kingdom. Ayun na siya. Dami na rin tao. Sayang, bawal mag-drone dito mga birds eh. Di tayo makapag-drone dito sa Baguio. Bawal, mayayari tayo. Tanong tayo. Ay, dito lang sa harap. Igorot Stone Kingdom. Chip, saan pwede mag-park? Saan pwede mag-park? Ah, doon. Dito. Nara parang dumidilim ah. Ay grabe. Jam pack Sunday eh. Yan, may ticket booth dito. Ayan, nabili namin ng ticket guys. Ayan o. Oh. Saan ang ticket natin? Ticket sa concert. Ayan, ticket sa concert. Ayan, Taylor Swift ba yan? Yay! I know what I wanted. And now I do. And I will wait on you. It took a long time. Grabe. Babe, gusto ko makita sa bridge. Sige. Hindi yun na ang bridge eh. Pwede tayo doon. Mababaw lang yan. Mababaw lang? Higo, akit na natin ka sa taas. Siyempre. Selfie tayo yan? Oo, dito. Yan, yan. Ay, sige po. Sige po. Ay, ano? Ano pala? Hindi na pala gawin yung vlogs. Ay, napapanood mo ba? Thank you. Bigat na sticker. Ayan mga sticker dito eh. Kala ko magpapapicture ka, uy. Sakto pala. Ayan. Thank you sir. Thank you. Salamat ha. Thank you na, thank you. Na-porch pala tayo rito. Saan ba kasi pala na ito? Nakala ko gawin. Nakala ko sabi niya, kuya pwede po makikipicture. ako pala may picture na niya. Na-porch pala, di ko alam. Na-porch. Ah, stall nila yun. Sabi natin po. Ay, mga porch. Welcome to a porch kingdom. Taas pala niyan mga birds, hanggang doon pala yun, no? Ano? Ang Igorot Kingdom ay nagmula. Ang Igorot Kingdom ay kingdom ng mga Igorot. Hala? Pwede. Dito sa loob, dito lang. Pinatawag ko kayong lahat. Charis. Ay, tali kayo! Ito, ito yung bahay ko eh. Ito may isa, may ano rito, overlooking, oh. May bintana ako rito. Ito siya may akyatan nga. Oh. So mamaya bumigay. May sumisigaw na naman. Oh. Mga kababayan. Dami ng tao talaga pag Sunday. No? Hindi na siguro na akati pa ba? Ay, rice terraces pala rito sa baba. Oh. Hmm. Nga wala napansin, rice terraces pala yan. Okay, last stop natin, no? Atok, Pinggit. Yan, medyo malayo-layo yan. Mabiyahe tayo ng konti doon. Pero doon tayo makakapag-drone kasi. Doon ako makapag-drone. Dito, di tayo makapag-drone eh. Ah, pagod na. Pagod yarn. Ang Igorot Stone Kingdom ay isang makasaysayang park dito sa Baguio na nagre-representa sa kultura na meron ng mga Igorot.
Matatagpuan ito sa kahabaan ng Long Long Road sa Pinsao Proper Village. Talaga mapupukaw ang atensyon mo ng Igorot Stone Kingdom na ito dahil sa magagandang layer na istruktura ng kastilyong nabuo sa bato. Ben. Ay, ba? Bend your knee. Tapos forward mo yung ulo hanggang lumabas. Yan. Ano? Parang ano? Parang may sakit. Parang may sakit, to. Legit na igurot. Panis. Aho, aho. Ay, hindi pala. 300 pala. Guwapo na mga igurot na ito. Okay din. Tara, dito tayo. Daan tayo. Nalulula daw siya. Apakababaw lang yan, oh. Nalulula pa. Tara na, dito tayo. Alo, tumingin ka muna dito pag ganun, oh. Pag ganun, tingin ka muna dyan, oh. Uy, di ba kingdom mo to? Kingdom ko, dun lang ako sa first floor. Taas-taas dyan, no? Meron pa kang taas, eh. Tara tayo! Babe, ano na, babe? Tara na! Hindi ko talaga kaya yung mga hanging bridge na hanging bridge. Dahan-dahan, nauga! Bilis mo, ikaw! Alright, main event tayo mga Perts. So, paalam dito sa Igorot Stone Kingdom. Ayan, dami tao, no? Sunday kasi. So, ano naman tayo? Katayo atok, benggit. Chief, thank you. Yes, sir. Thank you po. Let's go, atok. Are you ready, babe? 1 hour and 45 minutes. Almost 2 hours talaga. Ay, wait, mali. Doon nga tayo pinapadaan. Dito tayo sa mataas. Arya! Woo! Ito sa Baguio, pag naligaw ka, puro matatarik ang mapupuntahan mo eh. Casper, kaya mo to. Kasusuko. Nako, nagiging makulimlim. Wala pa naman tayong dalang kapote. Grabe mga bahay dito, no? Yun, no? Grabe naman mga kalsada rito. Casper, kaya mo yan? Nagansuko. Huwag mo ako ipahiya. Pag naligaw ka dito, puro manataan ka sa mga may hirap eh. Meron pa. Oops, madulas. Langis to. Woo, grabe. Dito tayo sa ano, Ambyong Lubas. Puro mga ano, langis dito. Delegates. Nakakatakot nga lang dito, puro langis. Huh? Hindi ko alam kung langis yan o yung parang ginagawa. Pero still, madulas pa rin yan. Masa na lang natin. Para sure. Pero mas napabilis tayo kanina, 1 hour 45. Ngayon, isang oras na lang eh. Oh, 1 hour na lang o 14 minutes. Ganda oh, sa kaliwa oh. Ay! Napakaganda. Baho. Ano nga mo yun? Para kami yung mga pits. Grabe, mas lumalamig pa. Sabi ko sa'yo, malamig dito eh. Grabe, napakalamig na. Woo! 18 sa Baguio City, di ba? Mamaya, tingnan natin sa taas kung ilan. Taas natin, oh. Sarap, napakalamig. Uy, ang ganda doon, oh. Dito, babe, oh. Pwede kaya tayo minto rito. Ito tayo dito. Solid, oh. Ganda rito. Haha, hindi ko papalampasin to. Drone muna tayo. There's a lot to see, a lot to do. Recently I've realized I like doing it all with you. Take my
time I look at you, you're looking back at me, my dear. When you are around, everything seems crystal clear. I've been dreaming of this moment, hoping for something real, for something real. Way back when I was a lonely soul, holding on to a heart so cold. I thought I'd never see love like this is all I need. Never thought I'd... Let's go, diretso na tayo atok. Wow, wow, full of energy pa yan. Parang di pa napapagod ah. Di di pa nakalaki helmet mo ah. Diretso na natin tinap. Ay, hindi ko nakita kung nakacharge yung GoPro. Parang hindi. Woo, lamig. Only banking na naman. Puno lang talaga rito eh. Sarap, alamig. Pag umuulan, tapos tayo dyan. Alamig na. Para tayo naka-aircon. Grabe. Uy, grabe yun. Dito ka nakatira, di mo na talaga kailangan ng aircon. Ay, ganda babe oh. Eh, araw nasa ano, ibang bansa. Araw nasa Korea or Japan. Grabe, ano kaya? Tinanim ba yan? Or nature lang? Kung saan tumubo, no? Grabe, wala akong masabi. Napakaganda dito. Atok na pala to eh. Ahon, Casper, ahon. Pero in fairness, ah, lakas ni Casper. Inubuhat tayong dalawa. Akyat. Ala, alamig! Pakataas na natin, babe. Babe, di ka pa giniginaw? Wow! Ay, ang ganda, oh! Woo! Walang pasalubong eh. Woohoo! Sarap, grabe. Ang lamig. Hinigas na yung braso ko ah. Napakaganda talaga. Oh, ADV oh. Casper, go, go, go! Tarik ulit! Ay, dami pang rice terraces dito! Okay, Casper, kaya mo yan! Atak! Ay, ang galing! Ang ganda oh! Baka pag motor ka lang dito, okay na eh! Woo! Banking, banking! Ay! Ang tibay ng mga ano, nagagawa doon, no? Hala! May para tayo nasa labas na ng... Nasa labas na tayo ng mundo! Tinan mo naman, no? Hala! Ay, grabe! Para tayo nasa ibabaw ng mundo, ha? Grabe, nakakalula, oh! Ganda rin ang kalsada rito, oh! Ang galing oh! Binutas yung bundok! Lamig! Galing oh! Nakikita ko sa video! Oh? Naman oh? I'm on top of the world! La! Pag biglang may kasalubong dyan, tapos ka boy! Medyo madaming ginagawa rito. Alright mga ports! 3 minutes na lang, dito na tayo sa highest point. Yung unang highest point dati, former. Grabe yung taas natin. Ayun na pala tayo eh. Ayun, dito na yun. Highest elevation. Dito muna tayo, highest point. Woohoo! Alright, we made it. Ayun no, naman nagpipicture. Former highest point, Philippine Highway System. Ito yung pinakamataas na kalsada dati sa buong Pilipinas. Kaso napalitan na, tinok na. Tinan mo, ayun no. Teka, may view ano doon, may view deck. Yun, doon tayo pumarahan na pwede. Touchdown! Dito muna tayo.
May view deck dito yun, no? Okay, welcome to Highest Point. Grabe, babe. Ito yung former, no? Dati ito yung highest point. Pinakamataas na kalsada. So, may pumalit na, tinok eh. Ito. Pinapakalaming. Hindi daw siya nilalamig kanina nung nandito na sa taas. Bigla nang isay eh. Grabe, ganda oh. Daming rice terraces, no? Hey, babe, oh. Gulay, oh. Hindi kasi natin madadal, oh. Lettuce, oh. 60 per kilo. 60 per kilo. Samantalang 100 yan sa isa. Ayan, that's the highest point. Philippine system. Elevation, 7,400 feet. Grabe. Sir, ano po masasabi niyo kayo ang unang-unang nakapunta dito sa highest point? Ako ba? Kanyari nga lang. Ni-interview ka. Ano Invento. Po masasabi niyo, sir? Ha? Wala eh, sisiw. Ano pong feeling? Sisiw lang, parang ano lang. Para na malengke lang ako. Ala? Short ride, another short ride, guys. Short ride, samantala naninigas na kanina. Selfie tayo, selfie. Ng GoPro. Yan, touchdown mga boards. Darating din natin. Tapos na natin yung tinok. Nauna yung, baliktad eh, nauna yung pinaka highest point bago tong former. So at least napunta natin yan. Alright. Dali na ako sa dito. Pwede ko balikan? Pwede. Balik tayo ulit. Balik tayo ulit mami. Kain lang tayo. Alright mga boards, so dito tayo sa highest point cafe and restaurant. Wala na kaming alam ng mga kainan dito eh. So dito na lang, try natin. Tatatakan na ni Apoids. Pero pangalawang punta mo nandito? Hindi. Galing kami tinok. Dinaanan lang namin to. Hindi kami huminto na rito kasi gabi na. Hindi na namin napansin to. Nabulungan na. Dapat pala nag-iwan ako sticker, no? Kaya. Mga ports, mga pupunta rito. Ay, sige. Ayan mga ports, so nakapaglagay na tayo ng sticker natin. Tapos sa mga ports natin na malapit dito sa highest point or kung sino man pupunta rito, mag-iwan ako ng tatlong sticker. Iwan ko dito, tapos kung sino makakuha, PM kayo, picture kayo, tapos mag-PM kayo sa akin. Tapos, yun natin, ano surprise ang mabibigay ko sa inyo. Ayan. So gagawin natin, ganito. Yan. Yan mga ports. Yan. So kung sino po makakuha ng tatlong upward sticker na yan. Tapos kunin nyo, mag-selfie kayo. Tapos bibigyan ko kayo surprise mag-PM kayo sa page. Mag-video kayo. Mag-video kayo na. Video, dapat videohan nyo na kukunin nyo pa lang. Isa-isa lang ha. Kung una-una kayo, kumuha lang kayo na isa para iba makakuha din mga ports. Sino makakuha niyan? Ano kaya bibigay ko? Bahala na. Kain mo na ta. Ang pangalang Atok ay nagmula sa Ibaloy phrase na Naipatok Sichontog na ang ibig sabihin ay on the mountaintop or sa salitang Tagalog ay sa toktok ng bundok at ito ay pinaikli sa pangalang Atok. Ang Atok ay matatagpuan dito sa Benguet which is 46 kilometers away mula sa Baguio City. Pero bago ko tapusin itong video na to, may iiwan lang ako sa inyo. Siguro karamihan sa atin gusto na mapunta sa toktok ng bundok, gusto maging mataas at gusto magtagumpay sa buhay. Pero ang buhay, hindi ganun eh. Hindi porket nasa taas ka na, dun ka na forever. Parang yung Atok lang yan. Dati siya ang highest point. Pero ngayon, second to the highest na lang. Ang totoo is, wala naman yan kung nasa taas or nasa baba ka man ngayon. Dahil ang tunay na tagumpay, kasiyahan, at pag-grow mo sa buhay, lahat yan nangyayari habang paakyat ka pa lang. Di mo pa lang namamalayan.